Philippines Commissions New Gunboats. Ang Philippine Navy Chief ay sinabi na ang bansa ay plano na makakuha ng 15 mas maraming Sholdag Marcos na gunboats para sa karagdagan sa 9 na na-order na. Ipinahayag ng hukbong dagat ng Pilipinas ang plano nilang bumili ng 15 na mabibilis na gunboats na ginawa ng Israel upang higpitan ang seguridad sa karagatan at pagkasira nito laban sa mga dayuhang incursion sa mga nakasisilaw na yamang tubig ng Pilipinas. Ang ating bansa ay bumili ng 9 sa Sholdag Mark 5 missile na may kakayahan na pag-atake ng mabilis sa interdiction craft FAICM mula sa Haifa-based Israel Shipyards Limited sa halagang $176 million bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Military Modernization Drive. Ang pag-anunsyo ng bagong plano na pagkuha nito ay ginawa kahapon ng pinuno ng Philippine Navy PN Rear Admiral si Toribio Adachi Jr. pagkatapos ng seremonya ng komisyon para sa dalawa nito mula sa 9 na sasakyang ito na itinalaga ng PN na isang klase ng asero sa punong tanggapan ng Navy sa kabisera ng Maynila. Plano naming makakuha ng 15 karagdagang mga bangka na klase ng Acero sa kabila ng 9 na bangka na ito, sinabi ni Adachi, na idinagdag na ang mga sasakyang dagat ay matugunan ang aming kinakailangan para sa pagpatrol sa mga dagat ng ating bansa. Sinabi ni Adachi na 4 pa sa 9 na FAICMS ang may hatid sa ating bansa ngayong taong 2023. Kasama ang natitirang 3 slated para makumpleto sa susunod na taon, ang huli ay nakatakda na itayo sa PN Shipyard sa Naval Station Pascual Ledesma sa Cavite, timog ng Maynila, natutulungan ng Israel Shipyards na may rehab bilang bahagi ng isang paglipat ng teknolohiya sa Pilipinas. Pinag-uusapan pa rin kung saan sila dapat i-deploy. Ngunit ang pinakamalamang na mga lugar na priority ay siyempre sa West Philippine Sea at sa Southern Philippines, sinabi ni Adachi. Ang West Philippine Sea ay ang term na ginagamit ng Maynila upang sumangguni sa bahagi nito ng South China Sea, ang rehiyon na mainit na pinagtatalunan ng gobyerno ng China, na sa nakaraang dekada ay paulit-ulit na naka-encro sa mga lugar na inaangkin ng Pilipinas. Sa katunayan, tulad ng nabanggit ko ng mas maaga sa linggong ito, sa unang 70 araw ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. S., na nagsimula noong ika-isa ng Hulyo, ang Pilipinas ay nagsagawa ng 52 protesta laban sa incursions at illegal na presensya sa mga rehiyon ng Pilipinas ng South China Sea. Natapos ito sa isang kakaibang insidente sa mas maaga sa buwang ito, kung saan ang isang sasakyang bantay sa baybayin ng China ay naiulat na inagaw ang mga 10 rocket na Chino mula sa mga tauhan ng Navy ng Pilipino, na natagpuan itong lumulutang sa baybayin ng Tito Island na sinakop ng Pilipinas. Ang insidente ay nagudyok kay Maynila na humingi ng formal na paliwanag mula sa Beijing. Ang pagkuha ng isang fleet ng mabilis, na 32 metro na mga vessel ay kumakatawan sa isang malakas na pag-upgrade para sa littoral combat force ng PN. 4 sa FAICMs ay armado ng mga non-line-of-sight missiles na maaaring tumama sa mga target na may saklaw na aabot sa 25 kilometro. Ang iba pang 5 ay armado ng nakamount na 30mm and pangunahing canyon at .50 caliber na mabibigat na baril ng makina. Ang seremonya ng komisyon na ginanap kahapon para sa unang 2 FAICMS, na binansagan ng BRP Nestor Acero at BRP Lolinato Taong, inilarawan ni Executive Secretary Lucas Burzamin ang mga bagong sasakyang dagat bilang ang PN, na pinakamabilis at pinaka-advanced na mga bangkang pangkaragatan, na may kakayahang gumana sa mga littorals at maaaring ma-deploy ng napakabilis sa kanilang mga itinalagang lugar ng operasyon, lalo na sa aming mga daanan ng dagat ng mga komunikasyon.